Welcome back to another set of our vlog. And for today's video, so this is the part 2 of the Q&A that we had. Well, kung inaabangan niyo si Melody, apparently hindi siya kasama ngayon sa video ko. Kasi wala siya. So, ayun. And this is, as much as possible, I would like to have this video short lang. Kasi nga, bubara ko lipstick na. Kasi nga, i-reveal ko lang naman yung mga tao sa likod, yung mga questions na yun. Na, I mean, in-expect ko somehow na magtatanong sila kasi sabi sa kanila yung mga friend daw sa office, mga ganun. Pero hindi ko, nagulat ako dun sa iba. So, puntahan ko muna si Mel dun sa, sinend niya kasi sa akin last time. Okay. So, mag-react muna ako dun sa mga question nila. Tsaka, ano, sa mga mismong tao niya, magbibigay lang din ako ng mga short trivia. Ano ba? Teka lang, hirapan ako mag-anak. Ayan, naglo-load pa lang yung mga sinad sa akin ni Mel. So, kumanda talaga kayo. Ganun. Okay. Eto, hindi ko ina-expect na mag-join siya sa mga ganito na magtatanong siya. So, siya yung nagtanong nung anong nagustuhan mo kay Toot. Tapos, sino nga ulit yung boylet na blablabla. So, si Mami O. Yeah, hello Mami O. So, isa yun sa mga supervisor namin sa office. Manager. So, operations manager. And, usually, ka-chikahan ko siya pagka wala, pagka may time, gano'n. Especially kapag ka, ang training ko is nasa pang-umaga. So, si Mami O, well, prank ka. Sasabihin niya sa'yo kung ano mga gusto niya sabihin and all. At saka, nakikinig naman siya, which is, I think, one of her great, what do you call this? Parang, attitude. She's a good listener. So, yun, hindi ko lang in-expect na mag-join siya dito. At saka, napaka walang hiya nung question. Joke lang. Okay, anyway, let's move on. So, guys, by the way, so I would like also to take this opportunity to promote, ta-da, promote, Mami O's Closet. So, marami kayo makikita. Different types of varieties that might probably will help you kung anong mga gusto niyo. So, dresses, pre-loves, mga ganyan. Tsaka meron din siya mga, ano to, mga binibenta ngayon ng mga something-something. Puntahan niyo lang. Okay, next is, this is my number one friend, ni Miss Alex. Siya yung nagtanong na, anong gusto mong gawin pag nagkita kayo ni ex? Hindi sasabihin kailangan gawin. Ayan, question na yan. So, si Nico Agustin. So, he's one of the TL in our account, and naging close kami technically nung naging part siya ng training ko as one of the support kasi it's a big class that we handle. TS2 yun, batch 114, so shout out sa inyo guys, namimiss ko na kayo yung mga vertical doon na sobrang pinahirapan talaga ako during training, you know, I was very challenged. Pero, okay naman. Napag-graduate ko naman sila kahit paano. And, I can still see some of them into the production floor. I'm so proud of you. Just wanna let you know. Oh, now, nawala na tayo sa mismong topic. So, si Nico Agustinus yun. Naging close nga kami because of the training. Naging support ko siya doon. And he's one of the great TL that we have. Masipag, ganun. Malakas nga lang talaga mga asakal. Char, okay, next. Ito, sobrang close ko sa office. One of my, ano, constant. So, si Al Lopez. Hi, my loves. So, TL din siya ngayon sa office. And siya yung nagtanong, ang pinakamahalagang bagay lesson tutunan mo sa mga past relationship. Blah, blah, blah. So, yun, nasagot ko naman na yun. And, I think, ano, she's also one of the good listeners. Alam mo yun, like kahit magkaiba kami ng shift before, parang ano kasi siya, closer siya. So, pag sinabi natin closer, yun yung mga 4 a.m. shifters, eh, ano ako, mid-shifters ako dati, 9 p.m. So, gagawin ko niyan, pagdating pa lang niya, may kapit pa siyang kape, kailangan magkwentuhan na kami, gano'n. So, yun, thank you so much, Al, for your question. Okay, next! Ano ba to? Ito, one of our good friend din. From batch 113, sabi niyo, what do you find attractive in other people? Si Kuya Ralph natin. Nainis ako, charot. De, joke lang. So, yun. Well, hindi ko siya naging under ng kahit na anong training.
Pero we're able to be a good friend. Kasi nga, yung mga ibang trainees ko before, o kaya yung mga agents namin sa production floor, is, yung familiar na kasi sa isa't isa. So, kaya ganon. And, we don't have that kind of, ano, parang, paano mo sasabihin yun? We don't have that kind of, ano, kasi, TL yan, trainer yan, so hindi namin sila pwedeng kabirahan. Sa hindi namin sila pwedeng kabirahan. Yun naman yung pinagkaiba namin sa ibang companies or probably sa ibang accounts. So we're really into, not into, parang close kami sa mga agents, trainees namin, ganun. And we were able to build good friendship. Ganun. Wala na akong makikita ang ibang mga reaction dyan. Anong meron ka na? Kaya mong ipagmagaling sa ibang tao. Walang iba, kundi si Kuya na lang nagtanong. Akalain mo. So, nasagot ko na to. Thank you so much nila. Talaga, sobra. And, eto. Sabi niyo, what is the best thing to do to avoid getting hurt? Bimbi! So, si Teal Bimbi or James William Mayor. William Mayor. Si ano, dahil eh, yung mayor. Anyway, hindi ko alam ko ano mga sinasabi ko. So, si Bimbi is also one of the Teal and our account. So, we're also good friends. Very mabait, saka masipag din. Naging gym buddy din namin siya for a few months nung wala pang lockdown. So, yun. Thank you so much, Bims! Eto. Bibigyan kayo ng chance mag-usap ni ito yung question niya. So, this is my Marce. He's one of my co-trainer. Ron Lester Kimson. Thank you so much for participating. Hindi ko nagustuhan yung question. Charat! Hindi. So, isa din yun sa mga constant ko. And kahit madalas kami nagkakabusitan. Well, technically, siya yung pinaka nabubisit sa akin most of the time. Kasi ako, paulit-ulit ako. Kunyari, may sinabi na siya sa akin. Ganito gagawin natin na, ganito-ganyan. Tatanungin ko ulit siya. O kaya, yung mga tipong obvious na tinatanong ko pa din, gano'n, nagagalit siya, mabilis siya mabwisit. Ayaw niya, nang paulit-ulit. Gano'n. Pero, sobrang matyaga niya pa din sa akin kasi kahit na alam niya na gano'n yung ugali ko, paulit-ulit ako, hindi niya ako sinusukuha. Minsan, tinatry niya yung best yung habaan yung pasensya niya. Pero madalas, fail. Thank you so much, Marce. Alam mo yung mga gano'ng kwento. Eto. Last but not the least, hindi ko alam kung ito na yung last. Feeling ko ito na yung last kasi tinatanong ko si Nel nun. Sabi ko, ikulang pa. 7 lang yung binigay mo na nag-participate. 8 yung question. Yung question niya is, healthy po bang love life niya? Siya healthy. Feeling ko, kita naman at may pro-webats. Parang tinilik na kasi ni Nel yung original. Yung original sinan niya sa akin. And it was my mom. It was my mom who asked that question. Tapos parang sabi niya, nag-send pa siya kasi nga birthday special kinemper ko yon. Wish ko sana matagpuan na niya yung soulmate niya na tunay at magmamahal sa kanya. At dumami pa mga kaibigan niya na tulad niyo, very supportive sa kanya. Thank you po. Hindi ko yung na-expect na i-reach out ni Nel si mama. Pero kasi ang mama ko is very cool at saka open siya sa mga ganitong bagay. Kilala din siya ng iba kong mga office mate, mga ganon. So, ayun, natouch ako. Nagulat ako sobra na parang kasama pala siya dun sa mga question. Actually, yung question na yun, nung nabasa ko, yung parang, totoo ba? May magtatanong ko na ganon. Tapos siniisip ko na, naglalaro na siisip ko, sino-sino kayong mga pwede magtanong ng ganon. Pero, never pumasok sa isip ko na yung mama ko yung magtatanong nun. Ganon. Well, I think wala lang siyang matanong by that time kasi alam naman niya after nung long-term relationship ko, mas naging open ako sa family ko, which is I think one of the most important thing, guys. Alam niya na walang something or whatever. Kung meron man mga prospect, char, is sinasabi ko din naman sa kanya. So feeling ko wala na talaga siyang maiisip, ano, caught off guard ang ating bida sa pagtatanong ni Nel. So, ayun. So, wala. Natutuwa pa rin ako kasi hanggang ngayon, ganun pa din yung... I mean, wala namang magulang na hindi gugustuhin yung maganda para sa anak nila. And, yung sinabi ng mama ko na sana mahanap ko na daw yung soulmate ko. So, sabi nga nila is that you don't need to rush things kasi kung para sa'yo, diba? So, feeling ko yun, I just need to be patient and... tawag dito, need to focus on something na feeling ko is magiging helpful for myself, self-growth, yung unang kailangan i-focus doon, yun yung pinaka-importante. At saka meron akong nabasa sa Facebook one time, sabi nila, meron din parang okay nang wala kesa mali. Oh, diba?
nagigigil ako eh. Hindi. Mas malalim yon yung sinabi nila. Kumbaga, they would rather choose to be alone for the meantime or maging single muna kaysa naman you rush things tapos mapupunta ka lang naman sa maling tao. I don't know if talaga may mga maling tao or hindi lang talaga kayo fit together. Pero, the gist is that hindi mo dapat madalian yung mga bagay-bagay. Kasi the moment that you rush, may malaki yung chances na hindi magiging maganda yung outcome. Actually, nangyari na yan sa akin. So, that's based on experience. Ayun, na-share ko lang naman. So, sobrang natuwa ako. And sobrang thank you, Janelle San Juan, for collating all the questions. Helping me with another content. Hindi madaling mag-create ng content, to be honest. Hindi mo kasi alam kung ano yung magiging interesting para sa mga tao. Hindi mo alam kung papanoorin na yung video mo or what, eh, diba? But I'm still enjoying doing this. And na-appreciate ko yung lahat ng mga nag-participate, diba? Thank you so much. Now, for my next vlog, kasi ngayon hindi ko nakasama yung kasama ko sa isa kong vlog, yung bago to, is I will promise that we will have another vlog. Kasama na naman siya, mukhang in demand ng ating bida. And it's gonna be a surprise of whatever content we will have. But for now, yun lang talaga yung vlog nito. Hindi ko alam kung papanoorin niyo, pero sana panoorin niyo. And don't forget to hit the bell button, share ninyo, and like, and then don't forget to subscribe. Yan lang, thank you so much. Patulog na talaga ako, pabura na ako ng mga kilig-kilig ko ngayon. Pero naisip kong gawin yung content ito ngayon. And I hope you're